ang kapangyarihan ng dila. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Naniniwala ba tayo rito? Kahit na ang dila ay isang maliit na bagay, kaya nitong gumawa ng magarbong talumpati, isang maliit na apoy, isa ring maliit na bagay ay nakapaglagablab ng isang malawak na kagubatan. Ang timon ng barko ay isa pang maliit na bagay na naibabaling saan man ang isang napakalaking barko. Sa lahat ng bahagi ng katawan, ang dila ang pinakamakapangyarihan at kaya nitong paglagablabin ng iyong mundo kung hingahan ng buhay ang iyong nahihirapang kaluluwa. Ikaw ang mamili. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na ang ating mga salita ay maaaring maging parang makakapasong apoy, nakakasira ng magandang samahan ng malalapit na magkakaibigan, nakakapukaw ng galit at pinagumulan ng kahangalan ng mga mangmang. Sa kabilang banda, sinabi rin ang salita ng Diyos na ang ating dila ay maaaring mangusap ng mga salita na bibigay ng buhay. Mga salitang parang mga mansanas na ginto, tubig na nagbibigay ng buhay o pulot-pukyutan sa ating kaluluwa. Ang ating mga salita ay maaaring makabuti o makasama. Ang ating dila at ang kapangyarihan nitong gumamit ng mga salita ay isang natatangi at maimpluwensyang kaloob mula sa Diyos. Kapag binasa natin ang aklat ng mga kawikaan, tiyak na mapapansin natin ilang ulit ang mga bersikulong pinapatungkol sa kapangyarihan ng ating mga salita ang nasa mga pahina nito. Itinuturo sa atin ng Kawikaan 12:6 na ang ating mga salita ay may kapangyarihang makasira o makabuti. Ginamit ba natin ang mga salita ng ating dila upang makabuti o makasira ng iba? Sinong nangangasiwa sa iyong dila? Sinong masisisi natin kapag may mga mapanakit na bagay na nagmula sa ating bibig? Kailangan nating gumawa ng intentional na pasyang kontrolin ang nagmula sa ating dila. Dahil ang ating mga makapangyarihan, positibo at magandang salita ay kayang magpagaling at magpasigla, marapat tayong magbigay ng mga sagana ng mga salitang ito. Kapag sinabi ng tapat, ang ating mga salita ay may kapangyarihang makapagbago ng mga buhay. Tumigil panandali at isipin kung paano ka makikipag-usap ang mga salita mo by humihikayat sa ibang kamtan ng kadakilaan. Ang mga salita mo ba'y sumusuporta at tumutulong sa kanyang nahihirapan? Ang mga salita mo ba'y nangangalaga, kumakandili, at nagbibigay ng inspirasyon sa iyong sariling mga anak? Nakakalungkot ang mga emosyon tulad ng puot, takot, galit at pag-aalinlangan, pagkabigo at sama ng loob ay maaari ring ipahayag at pukawin ng mga salita. Ang mga salita man ay isulat o bigkasin ay makapangyarihan ang mga itong makasira at makapinsala ng mabubuting kalagayan at pati na rin pati mga ugnayan. Ilang taon na ang nakalipas, tinanggap ko ang hamong nakasaad sa mga taga-Efeso 4:29 na nagsasabing, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Dakilang direktiba, magiging proyekto ito sa pagpapaamo ng aking dila. Sa pagtanaw ng tigang na desyerto ng mga mapanakit na salita, sabik na sabik akong masimulan ang makakapagbigay ng buhay
at makikipag sa palarang ito. Ninais kong makapagsalita ng buhay sa aking mundo at simulan ito sa ating sariling dila. Dahil taglay ng ating dila ang dakilang kapangyarihan para sa buhay o kamatayan, dapat nating pakaisipin ang ating mga sinasabi at kung paano natin ito sinasabi. Pag-isipan ang iyong mga salita, kayang baguhin ng iyong mga salita ang lahat. Maliit, mabilis, madali, pag-isipan ang epekto ng iyong mga salita. Paano ka makapagsalita ng higit pang makapagbibigay ng buhay ng mga katotohanan at hindi mga salitang nakakasira? Panginoon, tulungan mo akong mamalaya ng husto ang kapangyarihan na sa aking dila at aking mga pinipiling salita. Tulungan mo akong magsalita ng buhay at hindi kamatayan. Death and life are in the power of tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Isipin ang iyong pinag-iisipan. May kapangyarihang makakapagbigay buhay sa ating mga kaisipan. May epekto ang ating mga iniisip. Sinasabi sa Kawikaan 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. May epekto ang ating mga kaisipan dahil sa kung ano ang umaapaw sa ating isip ay doon nagmumula ang ating mga salita, ang mga kaisipan at inklinasyon ng ating puso ang humuhugis sa katotohanan ng kung sino tayo. Hinuhugis ng mga ito ang ating pag-iisip na kalaunay humuhugis sa ating mga salita at sumakatuwid sa ating mga ginagawa. Ang ating mga sinasabi ay may epekto, ngunit ang mga iniisip natin ay mas malaking epekto. Sinasabihan tayo ng banal na kasulatan na pag-iisipan ituon ang isipan sa anumang mga may kapurihan. Nagagalak ba tayo at nagbibigay halaga sa pagsunod dito? Maraming mga aklat na naisulat ang sumisiyasat sa kung paano ang ating mga salita ay mekanismo na naghahayag ng ating mga kaisipan at emosyon. Kung ano ang nilagay mo sa iyong isip ay may epekto ng iisipin mo. Totoo bang basurang ipinasok ay katumbas sa basurang inilabas? Kung oo, ang ating mga kaisipan ay marapat na ituring na pinakamataas na prioridad, lalo na dahil ang kalusugan at kapakanan ng ating mga buhay ang magiging bunga nito. Nais ng kaaway na mapuno ang ating mga isip ng mga iba't ibang uri ng basura at walang kabuluhang imahinasyon. Pag-isipan natin kung ano ang ating mga iniisip. Kinikilala ng neuro-linguistic programming ang napakahalagang koneksyon ng pagitan ng utak sa ating mga iniisip ng wika o linguistic, sa ating mga salita at ng ating mga panloob at panlabas na kagawian o ginagawa or programming. Kinikilala ng intelektual na pananaw na ito ay praktikal na aplikasyon ng kamalayan ng isipan ng isang tao at kung paano ito nauugnay sa positibo at malusog na pamumuhay. Dahil matatagpuan natin ang ating kung ano ang hinahanap natin, dapat talaga nating pag-isipan kung ano ang tinitingnan natin. Tulad ng kwento, may isang buwetri at isang hummingbird na lumilipad sa itaas ng magkaparehong disyerto. Ang buwetri ay
naghahanap ng kamatayan at pagkabulok. Ang Boy 3 ay naghahanap ng kamatayan at pagkabulok sa kabilang banda. Ang hummingbird ay naghahanap ng buhay sa nektar ng isang bulaklak. Ang hummingbird ay nakahanap ng buhay. Pareho nilang nahanap ang hinahanap nila. Pakaingatan kung ano ang hinahanap mo, kung ano ang pinag-iisipan mo at kung ano ang pinatuloy mo sa iyong bintana ng inyong isip, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang ating bibig. Sinasabi sa atin ng dalawa mga tagkurento 15 na dapat nating ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos, at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Posibleng mamumuhay ng may kamalayan ng ating mga isipan at bihagin ang mga ito. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang magkaroon ng kapangyarihang gawin ito. Ang ibig sabihin ng bihagin ang ating mga isipan ay ang simpleng pagkontrol sa mga iniisip tungkol sa iyong sarili at sa buhay. Kapag sadyang iniisip natin ang ating mga pagpapala, ang pagkatao ng ating pagmamahal, ng ating mapagmahal na Diyos, at ang lahat ng kanyang kagandahang nakikita sa kalikasan, nabubuhay tayong panatag sa mga katotohanan iyon. Subalit, sa tuwing iniisip natin kung ano ang wala sa atin at kung ano ang mali sa mundo, maaari itong magresulta sa pagkikipagbuno sa kabalisahan at depresyon. May labanang naganap sa iyong isipan. Ang buhay mo ay palaging dadako sa direksyon ng iyong pinakamalakas na isipan. Kaya't armasan ang iyong isip at kaisipan ng mga nakakapagbigay buhay na katotohanan. Panginoon, tulungan akong mabatid ang aking mga iniisip dahil ang mga ito'y nagiging aking mga salita hanggang kung mga nakakapagbigay buhay o mga kaisipan ang umakay sa aking dila tungo sa mga nakikipagbuhay, kikipagbigay ng mga salita. Kailangan ko ang iyong salita ng katotohanan mamalagi sa aking mga iniisip. Tulungan akong bihagin ang bawat kaisipan na hindi umahanay sa iyong mga